tayo sa pagkakatiyak pinabasa po natin ang text na masusumpungan po sa aklat ni Lucas chapter 21 verses 1-4 yan ito po yung sinasabi. Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the offering bags, and he saw a poor widow put in two small copper coins. And he said, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. For they all contribute out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all she had to live on." Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God, sa hapon po nito. Salamat na hindi na po kami dito ng safe. At salamat, Panginoon, na nagsama-sama po kami muli upang pasalamatan ka, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At muli, Panginoon, marinig na ang iyong mga salita. We pray, Lord, na tulungan niyo mga Espiritu sa po patuloy na magturo sa amin, mausap ka sa buwan sa amin, O God. Sa lahat ng aming aking paririnig, Lord, ay ito ay mag-aayama sa aking mga puso, may apply po namin sa aking mga buhay, nalulahati niyo ang nalulungan as nindo, Lord, yung nais mo para sa amin. Lord, samahan po kami, tamang kami na kapatuloy. Kuhain po na langin sa pangalan Yesus. Amen. Amen. Kaya po yung mga kaupo. So alam ko po na bawat isa sa atin o marami sa atin ay familiar po sa pasahe na ating binasa. At marami pong pastor ang nagsasabi kapag binipreach po itong pasahe na ito ay hindi na po daw itong i-preach kaya ito ay pangusa sa pagbibigay o pagkakalob. At kagaya ng ating narinig nung nakaraan, kung titignan natin yung ating text, ay hindi po yun yung hindi kapagulugan dito sa ating pasahe. Nagamat ito ay merong katagang pagkakaloob, but hindi po ito yung mensahe mo po sa pasahe. Kung ating sisimulan dun sa chapter 19 hanggang sa doon sa mga sumusunod ng chapter 21 ay iba po yung konteksto ng ating pasahe. So, meron pong magdidigan na manok at baboy na nag-a-apply sila ng work. Nag-a-apply mo ng work yung manok at saka baboy. No? At napadaan sila sa isang church at may nabasa sila roon na help, sabi niya, ay meron daw breakfast ng egg and ham. So sabi niya itong manok, sabi niya sa baboy, oh, nabasa mo ba yun? Mga nailangan sila ng tulong dahil kailangan nila ganun breakfast ng egg and ham. So sabi niya manok, I will contribute my thing. Sabi niya ng baboy, oo nga, sabi niya, ikaw magkocontribute lang, ako magsasacrifice. Kasi hindi niya pwede ibigay yung ano pala siya. Ibigay niya, yung katawan niya. Talagang katayin siya. So, marami yung sasabi, ito daw ang pasahin natin, is a great sacrifice, dun sa widow. But kung titingnan yung context, hindi naman po ganun, no? Pakagulugan ng ating pasahe. So, sumunod po sa Mark 12:41-44, mababasa po natin po. Jesus sat down opposite the treasury and began to observe how the people were putting money into the treasury.
No? And many rich people were putting in large sum. Then a poor widow came and put in two small copper coins. Calling his disciple to him, he said to them, "Truly I say to you, this poor widow put in more than all contributors to the treasury, for they all put it in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, and she had to be on." So marami pong mga commentary yung nagpo-focus dito sa pasahe natin doon sa positive approach. At meron naman pong approach negative dahil hindi po ito yung context of pagbibigay. At yung pasahe natin, kung sisimulan natin doon sa chapter 19, ay makita natin po doon ang dumalaw ang ating pong pumunta ang ating pong sa Kristo sa sinagoga at nasumpungan niya yung templo. Maraming ginawang market, no? O din ang brothers, sabi niya. So, tatambuyan niya yung mga titinda, pagiging yung mga money changer. So, ito po yung court of the Gentile. Dito sa usapin dito yung money changer. At the next na pagpunta niya ron, siya po ay nagturo. At yung kasunod ay napunta siya dun sa court of the woman. Na kung saan ay naroon po yung mga lagayan ng mga offering. At sa atin, minsan hindi natin napansin yung ating lagayan, no? Ay isa lang. But doon ay labing tatlong lagayan po. Labing tatlong box or basket of offering. At yung hugis po nito ay parang trompeta. Maliit sa taas at malapit sa ilalim. At bawat lagayan ay meron pong nalagay doon kung para saan yung mga iuhulog doon. Yung labit at doon. So sa isa lang, hindi tayo makapaglagay sa mga at pagkatapos, kung babasahin natin ulit doon sa verse 5 ng chapter 21 sa mga sumusunod na talata, ito naman po yung background sa temple, yung sa destruction of the temple. So, ganun po yung tuloy-tuloy na pagkukwento nito si Luke sa kanyang aklat. So, sabi nga po ng nakaraan, ito ay hindi tutul, tutul na kasahe. Ito ay tuloy-tuloy. So, yung sa unahan ng 20, 45 to 47, ay yung judgment ko dun sa mga Pharisees dahil dun sa kanilang mga ginagawa. No? At pagkatapos ng sa first five hanggang dun sa mga sumusunod ay yung destruction naman ng temple. Bakit inilagay sa gitna itong verse 1 to 4 dun sa 45 to 47, chapter 20, nung nabasa po natin doon, na itong mga scribes, no, sabi ron, "And in the hearing of all the people, he said to his disciples, 'Mag-ingat kayo. Beware of the scribes who like to walk around in a long robe.'" Kita po lang yung nakaraan para mapansin sila ng tao. At yung mahabang panalangin, gano'n na, no? At yung mubo sa mga unahan ng mga panuluhan. No? At sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bento. Doon yung sila tularan. At pagkatapos sa 5, so, sa mga sumusunod na talata,
May nagsabi sa kanya, may nagsabi rin na sabi niya, and while some were speaking of the temple, how it was adorned with lovely stones and offering, he said, as for these things that you see, the day will come when there is no be left here, one stone upon another that will not be thrown down. So, mag-ingat kayo, sabi niya sa mga scribes, sa judgment to sa mga scribes and mga Pharisees, pagkatapos yung destruction ng temple. At naganap po yung 40 years after ng 70 AD. At bakit naisingit ang ating Panginoon? Yung verse 1 to 4 doon sa dalawang pasahe na yun na sinabi na yun. At sabi niya, at sabi rin sa ating binasa, he looked up. So, kung babasahin niyo mula sa umpisa pa, so maraming mga ministeryo ng ating Panginoon si Kristo, pagod, tapos maraming mga nakita na hindi maganda. Yung pagpasok na sa Jerusalem, nakita niya yung Jerusalem, no, ay sa damga, ay dadalas ng destruction. Tapos siya ay kasakuin ng mga bayan. No, hanggang maraming sa templo, ay hindi pa rin siya kang matanggap na siya ang Messiah. So, then sabi sa Mark, siya ay nakaupo sa opposite ng treasury. So pagod na pagod siya sa mga nakaraang araw, natin, is an angry person na. No? At siya ay nagpapangod din. So pagod siya ron. At pag tayo ay pagod, siyempre na kayo. No? Minsan ako ganun pa. No? Sabi ko. So then, ang sabi niya, ang sabi sa pasahe, look, napatingin siya. At nakita niya ang mga nagugulong ng mga offering doon sa mga boxes. Sabi sa ating pasahe, he saw the rich putting their gifts into the offering box. Nakita niya itong mga mayaman. So kabilang dito yung mga scribes and the Pharisees. At itong mga scribes and Pharisees daw kapag sila ay puhulong yung kanilang mga offering, baka daw sila mga pikak. Ayaw yung pang pikak kung maglakad. No? Yung papansin ba? At pag nilaglag nila, tinitin nila yung mga tao kung nakatingin, at tinalaglag nila yung kanilang mga offering. At pag nilaglag yung mga offering, kasi marami, di ba? At malalaking mga, kasi hindi uso nun yung papel. Walang paper na niya noon. Puro mga coins. Iba't ibang coins. Gold, silver, o at iba pang mga metal. No? At sa tunog pa ng metal, ay alam na nila kung ano yung balance ng metal na yung nag-glass. So, yung pag sila yung nagulong, no? Sila yung napapasin lahat ng mga tao dahil nasabi ko para silang tika, nagpapasin siya sa hininga. Ibinala-dala yung kanilang mga offering at taglaglag ay doon ang maraming karatising. Maraming karatising ang maritalig natin. No? Yun yung mga scribes and the Pharisees at mga rich. At pagkatapos sabi sa ating pasahe, and he saw a poor widow put into small copper coin. Marahil walang nakapansin doon sa widow. Maliban sa ating mga sa Kristo. At siya ay lido, alam niyo yung lido ron, noon, ang mga mababa sa libunan. At wala siya ng resources, poor, no lido. At nagdaglag siya ng 2 copper coins. So, hindi siya napansin ng karamihan, but napansin siya ng ating Panginoon sa Kristo. At dito ay pinakikita dito sa ating basahe, no, yung contrast
between dito sa mga rich na at doon sa poor widow. Ang sabi doon sa ating kapay, and he said, truly, I tell to you, this poor widow has put more than all of them. No? Mas, kung titimbangin daw, mas malaki kung nilaglang yung inihulog nitong video kumpara dun sa mga rich man. So, in proportion, kung titingnan mo sa proportion, no, mas malaki talaga yung nilaglang niya. Maliit yung value, pero nilaglang niya lahat. So, in proportion, siya ay naglaglang ng 100%. Siya lahat nilaglang niya 100%. Hindi ba surplus? Hindi 5%, 10%, o anumang percent. So, kung kaya pag tinayin mo yung lahat na nagbigay at dun sa babae, pag tinimbang mo, mas malaki talaga pag proportion mo yung pagtitignan. Kasi sa kanya 100%, yung iba part lang ng kanilang mga kung ano yung meron nila. No? At pag sila ay malis, dati wala lang yung inulog nila kasi may natira pa mas malaki. No? At itong widow, sabi, ilagigan niya lahat ng ganyan. Ikibubuhay. No? So, kinocontrast ng ating Panginoon yung pagkakaroon ng mga rich at itong widow. At pagkatapos sabi niya doon sa pasunod na verse, for they all contributed out of their abundance, she out of that poverty put in, so she had to live on. So kung marami na tayo narinig na sermon about this widow's offering, sabi na iba that the widow's ay nag-offer siya out of love or out of faith or out of devotion sa Panginoon. But kung mabasahin natin yung pasahe, ay walang nabanggit doon na gano'n. Wala tayong magbibita na gano'n yung motibo nitong widow sa kanyang pagkakaloob. But doon sa mga rich ay sinabi yung motibo nila. Kaya sila nagkakaloob to be honored by men. Upang sila ay i-honor yung mga tao. Nakita nila, ay, sino? Ang daming, magdami kong mag-offering. So, yun ang motibo ng mga rich sa kailang pagkakaloob. Sabi nga nung nakaraan, umapalakpak yung kailang mga tenga kapag tinupuri sila sa mga tao. But itong widow, ay wala tayong makita doon kung ano yung motive niya doon sa kanyang pagkakaloob. Maliban sa ating Panginoong Kristo, sapagkat alam niya kung magkano yung kanyang inulog at alam niya kung magkano yung natira. No? Sabi niya, inulog niya yung 2 points, lahat ng kinabubuhay niya, so walang natira. Alam niya kung may natira at wala. No? So, pero hindi nabanggit kung ano yung motibo ng babae bago na inulog yung lahat. Kaya naman niya, ikip yung isa, di ba? Para pag-uwi niya, ito pang bilis siya ng tupos o parata. Kung may kung babasahin natin yung mga ibang pasahe sa Bible, no, ay malinaw na sinasabi rin, take care for the widow and the oppressed. No? Pag tinanggal mo sila lang lahat ng pinagbubuhay, hindi ka nag-take care sa kanila. No? Bisitahin sila, kalingahin sila, no? At maraming babasahin sa Bible na makikita na natin. Ganon. So, anong lesson yung makikita natin dito sa ating pasahe? Kung hindi nabanggit na yung widow ay nagkaloob siya out of devotion, o nagkaloob siya out of faith,
Kasi kung nagkaroon siya out of faith, madalas sinasabi ng ating Panginoon Kristo, no? Pagmasinan po daling, pinagaling ka na ng pananampalataya. Kung siya ay nagkaloob, baka nagkaloob siya ng faith. At sasabihin niya sa kanyang mga alagad, do the same. So, wala tayong nabasa ng ating text na gayahin niyo yung widow na yon. So, excuse na kayo ngayon. Hindi niyo nagayahin yung widow. Bibigay lahat, no? Ano po mga sabi din ko, bibigay lahat, pero may nabigay. Excuse na kayo, kasi hindi sinabi yung gayahin yung video. But, sa ating Panginoon, ang nais niya sa ating, ay hindi percent. Ang nais niya ay 100%. Ang mga, yung binigay natin sa ating Panginoon. So, yun po yung introduction. Introduction lang po. Kasi itong mga scribes and Pharisees, pabasahin natin sa Matthew, they are lovers of money. At doon, bago doon sa nakaraang pasahe, sabi doon, no? Yung mga who devour widows' houses, and for the pretense they don't bear, divorce yung widows' houses. Kung ano lang yung meron sila, ay kinukuha ka. So sabi nga, dinestor nila yung sistema doon sa temple. Sa halip na i-honor nila yung Panginoon at mag-benefit yung kanyang people, ay hindi nila in-honor yung Panginoon because gusto nilang ma-honor yung kanilang sarili at in-abuse nila yung mga bayan ng Diyos. Na-abuse sila. Mayroon mga sarili pa kayo, abusing the poor. Babasahin niyo yung makikita niyo yung tunay ng context ng ating text. They abuse the poor. So, yung sistema na yung law ng Panginoon na invest na yung law ay ginawa para sa tao, hindi yung tao ang ginawa para sa law. Ganun yung ginawa ng mga leaders ng iglesia, yung mga Pharisees, no? Kung sa pag-aayo, no, ay marami silang pinaglalagay. At sa pagkakaloob ay ganoon din. No? At kung titingnan natin, no, yung kanilang sa pagkakaloob nila, ay yung emphasize nila ron is work para maka-earn ka ng righteousness. Parang nabanggit yung parang binibili natin yung salvation. So, kung ito na lang yung meron ka, ay pagkakaroon ko ito para may balik. So, kaya ngayon, nakikit ng limitless na naman natin dahil magraramadan na naman. Marami naman tayo makikita na mga nagbibigay, no, nagkakaroon. At sa patarnan na mga sakadar kami at ng mga kapatiran ni Suniwa Bakra ay hindi ito lahat ng mga mas pagkatapos na alam niya na yan si Sir Lorna kasi kinapwenta na eh after nung yung kanilang breakfast open yung pagkain hindi nyo mananaman sa hapon na kapag pinikot nila yung mga mas na sa ligam nila. So by works, yung kanilang pag-earn yung salvation, righteousness by works sa kanila, hindi by grace, yung emphasis nila. Kaya kung titingnan natin, itong video ay naging biktima siya ng maling makatrabahan doon sa even hindi lang itong video at marami pa sa mga nag-worship doon sa templo pagkapanahon ng
the supper, Passover. Kasi maraming demanda na rin sa Passover, nagkakaloob ng mga offering. At yung, sabi nga, 13 offering boxes yung nandun. No? Marahil yung bawat isa, marahil pa, ay nire-reserve na nila yung bawat ibigay nila dun sa bawat offering box na yun. Kahit ito para sa ganitong box, ito para sa ganitong box. Pagdating ng Passover, ay pupunta si Daron. Yung naman sa ito, nandun sa yung binihan, nabibili ng mga i-offer, no? At pagkatapos ay mag-offer sila. So, kung hindi yung lesson dun sa giving ng widow, yung titingnan natin, ano yung makikita natin din sa ating kasahe? Sa lunga, the Jewish religion in Jesus' day had become a corrupt system, emphasizing works righteousness instead of emphasizing faith in Messiah, the only way to obtain true righteousness. So, ang account nitong sa widow, yung hinulog niyang 2 months, ay napansin ito ng ating Panginoon Kristo. Marahil siya lang ang nakapansin dito sa hinulog ng widow na ito. Ang karamihan ay nag-i-expect doon sa mga maraming hinuhulog. Ganoon naman yung karamihan, diba? At yung mga nakasulat doon sa 13 correction box, correction money, ay ganito daw yung mga nakasulat doon. Yung to pay this year taxes, last year taxes, no? Offering of 2 birds, donation to sa other bird, meron pang to purchase yung frankincense, no? Ginagamit sa temple, meron pa daw daw for the gold of the interior of the Holy of Holies, no? Para din sa pagpapalago ng templo, kasi yung pagdating sa 5 ay nabanggit ang pakaganda ng templo, no? Tapos may money left over from the transgression of guilt offering. Tapos yung pangsampuraw, money left over with the bird sacrifice for a woman with blood. You know yung mga nakasulat doon. Offering required after Nazarene vow. At money to be used for burn offerings. Yun yung 13 na mga offering boxes. At alam natin na hindi about offering yung tinuturo nitong ating pasahe. But kinocontrast ng ating Panginoon Kristo, yung pagkakaloob nitong mga rich men, so, doon sa widow. No? Sabi niya, yung mga rich man ay nagbibigay out of their abundance. So yung surplus, yung hindi na nila kailangan, yung mga binibigay. At kung tayo ay may anak, no? At tayo ay mag-birthday, so wala siyang pera yung binibigay at nabibigay siya ng regalo, maybe yung kanyang toy, at pumunta siya dun sa bodega, nagkinuha niya yung toy niya na hindi na niya ginagamit, no? Para ibigay sa atin as gift. So, kaya naman, maraming naman natin. Kasi, hindi na niya kailangan yun. No? Kaya ibigay niya. How much more yung ating Panginoon? Kapag nagbigay tayo ng mga tira-tira lang, surplus ng yung ibigay niya sa atin. So, kung papakinggan ba natin yung tulong ng karaksing ng hinihulog ng video, baka ma-stress pa tayo, hindi natin marinig dahil sa liit. Nakakalos, baka ang galaksi.
Sana tayo minsan nagkukwento si Pastor Celso kung nagbibilang daw ito mga treasury no, sa mga offering boxes. Sabi nila, mas pagod pa ako nagbilang kesa dito sa hinihulog nila. At pagminsan daw, no, may nakahalo ng mga tip na sambo. Kasi paghuhugot sa bulsa, pinipili muna yung pinakapalitsa. At saka yun ang tinalaglag. So dito, pag kinuha ng mga nagbibilang yung offering, ay baka mainis pa dahil dagdag pa sa trabaho nila. Yung dalawang walang banyo na pera na kanilang ibulong. No? So punta tayo doon sa sa ating mga points. Yung pasahe, no? Na yung mga lesson tayo na makikita dito na pasentro sa ating Panginoon sa Kristo. So kung hindi yun tungkol dun sa offering of the widow, but yung title natin is the widow offering, no? Ginamit na natin sa Kristo yung widow's offering, yung value ng kanyang pagkakaroon ay higit dun sa mga nagkaroon pag pinayin mo yung kanilang mga pinagkaroon. Because she gave yung lahat ng yan siya, so 100%. God always expecting us yung 100%. Hindi yung part lang. Kaya pag tayo ay tatanungin, are you a full Christian or full-time Christian or part-time Christian? Anong sasagot mo? Full-time Christian mo ba? Sino mo yung mga full-time Christian? Last program ay. Hindi po, pang-linggo lang ako eh. Hindi full-time. Kailangan full-time, kahit saan tayo naroon. No, pamita sa atin. Tayo ay Christiano. Okay na, yung ginawa natin sa bahay ay kung paano mag-evangelize. At iba-ibang sitwasyon yung ating mga nakita ro kung paano evangelize. At praise God, at yung ating mga kapatid na nag-perform ay na kaya nakapagbigay ng encouragement sa mga isa at may nangturan tayo. But at sabi nga ni Brother Ramil, no, bago tayo lumabas ay nagpe-pray para sa dun sa ilalagay ng Panginoon sa harapan natin. At alam natin, no, na ang Diyos ay nag-work dun sa tao na ilalagay niya sa harapan natin upang masyunan. At merong mga incident na kanina na chewin at pamangkin, no? Meron namang asawa, mag-asawa, at magkakaibigan. So, praise God at yung mga kapatid ay nakapagbahagi dun sa kahit lang ginawa. But yung kapag sa pamilya, medyo mahirap yung mag-share. Kasi natin pa kanyang lumaki. Napasabay. Hanggang sa ikaw ay nag-upload. So kung ikaw ay umuwi, nag-share-an mo sila. At walang makita sa inyo, nakakaiba. Then mahirap tayo. Sila ay masirap. So kailangan may evidence. Kailangan may evidence. So ano mga matututunan natin dito sa ating pasahe tungkol dito sa Widow's Offering? Una, the Lord Jesus observed our giving. The Lord Jesus observed our giving. Sabi po doon sa verse 1, Jesus looked up and saw the rich and their gift. And he saw this poor widow and her gift. So Jesus is still
seeing every giver is sa panahon natin. Kung siya ay inoobserbahan niya yung mga nagkakaroon doon sa ating pasahe, ganyan din po sa ating napakaroon. Jesus observed the giver. So 13 boxes with brass trumpet sheet opening narrow at the top and wider at the bottom, na kung saan yung mga worshipper ay nagkakaroon. No? No? Dahil nga walang perang papel noon, puro coins, parang alam mo kung gaano yung value ng mga nalaglag sa tunog pa lang. At yung sounds pa marami, maraming karansin. No? At kapag dumating mo sa babae, baka sa luna, may strain ka pa para marinig mo lang yung maliit na tunog ng kanyang ibinigay. So yun po ay panahon ng Passover, maraming nagpumunta doon sa templo at maraming nag-offering doon sa mga boxes, ng offering boxes. At ang ating Panginoon ay nanotice niya itong video na nagkaroon ng dalawang coins. Kung tayo man ay hindi mapansin ng tao, tiyak ang Diyos ay mapansin tayo sa anuman yung ating ipagkakaroon. Nakaraan, sabi nga, tatlong tig. Alam niyo ba yung tatlong tig? Alam, treasure and time. Alam, treasure and time. So, gaano na tayo? Ano na yung level natin pag sa areas na pagkakaroon natin dito sa ating mga talent, treasure, time. Pagkat kung ang Panginoon ay ino-observe niya tayo sa ating pagkakaroon, ano na yung gaano yung ating pagkakaroon? Kagaya ba nitong video, magamat hindi yung motive niya doon sa pagkakaroon niya ay hindi nabanggit, but ipinagkaroon niya yung 100% na meron siya. Kapag tayo ay naging Kristiyano, hindi natin masasabi sa ating mga wala tayong gift na pinagkaroon sa atin ng Panginoon. At least meron ka kahit isang gift. At huwag daw natin itago ang pangalakal mo para magkaroon ng bunga. Pero meron daw isang kapatid, tumatid sa pastor, sabi niya, "Pastor, alam, siguro yung hit ko, yung mag-criticize." Sabi ng pastor, "Go and i-bury mo na lang yung hit mo na yun." I-bound mo na lang yung hit mo na yun. Pag-criticize ko yung hit niya. So, the Lord is nag-observe, no, sa bawat isa sa atin. No? Hindi man tayo makita ng mga tao na nakapaligid sa atin, no? But the Lord ay nakikita niya. Nakikita niya tayo. Nakikita niya yung ating mga puso. No? Same is true today. Each time we give our talent, treasures, and time, no? He is watching. He doesn't miss a single gift. Nagpagkawal na natin sa Panginoon. Maliit man ito o malaki. He knows every giver, rich and poor. No? People may give anonymously, not noticed by man, no? But God, at ang Diyos, ay nakikita niya. No? Nakikita niya tayo. Sabi doon sa Proverbs 15:3, "The eyes of the Lord are in every places, watching the evil and the good." So the first thing to remember is that Jesus sees those who give. We cannot please Him with our giving,
kapag na daw nakalimutan natin na siya ay nakatanong sa atin. Going to himself. So, first, the Lord Jesus observed our giving. He observed the giver. Then, He observes the amount given. Na pansin niya kung magkano yung mga hinulog dito mga rich at ganun din naman doon sa widow. No? Sabi ni Mark, no? Yung rich, the large sum, pero itong widow, a too small copper coin. Tama? Nakita ito ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ba yung magagawa nitong dalawang malita coins? No, na hinulog nitong widow doon sa mga doon sa pangangailangan ng temple. No? Ano ba yung magagawa nitong maliit na ito? No. Kung daw sa panahon natin, sabi, 64 of a denarius? Maliit, mga 64. No? Kasi yung one day wage is one denarius. No? Oh, pwede mo yung 64th note. Maliit lang. Baka hindi po makabili ng candy. Diba? Pero yun lang ang meron niya kasi wala siya ng resources. Mga ibigyan lang sila. But yun lang ang meron niya ay nagkaroon mo. But gaano man daw yung ating ipinagkaroon sa ating pagkakaloob ay may mga bagay tayo ito consider gaya naman malaki man o maliit yung ating pagkakaloob sabi nito it must be of course whatever we give should be out of love for the Lord not for self gratification out of love for the Lord not for self gratification. So, ganun po yung mga rich na naghulog at sinabi sa kasayo for them to be honored by men. So, yun po yung naging na sa akin. Yung tayo ay magkakaroon out of love sa Panginoon, hindi doon sa ating self-communication. At hindi lang po yun, but nandun po yung faith sa ating pagkakaloob. That whatever we give should be given to the Lord ay alam natin that the Lord will supply yung po ating pangailangan. By faith ang Panginoon ay puprovide. Sabi nga, yung mga ibon hindi sila nag-aasik bilang pangailangan. But sila yung nabuhay. Because the Lord supplies their need. Tayo ba kaya ang kanyang mga anak? So marami sa atin, hindi man lang kagaya nitong video sa kanyang pagkakaloob, ay tayo ay magkakaloob. Doon tayo sa kanya doon sa yung pag-ibig natin sa Diyos. At yung ating pananampalataya na isusupply niya yung ating pangailangan. At hindi lang yun. Dapat no, tayo ay faithful sa pagkakaroon. We should give faithfully no matter what our circumstances are. Hindi lang kapag sagana o kapag kulang na may pagbabayaran ako nito eh. Hindi niya magkakaloob. He should be faithful sa ating pagkakaloob anumang circumstance na meron tayo. Maging tapat, no? At yung pagtitiwala natin sa Panginoon. At sabi nga, kapag yung tithe natin ay pinagkaloob natin,
ay hindi ba tayo ng kaloob? Kasi that's for the Lord. At dun sa ating scripture reading, sabi po rin, kaya sila nagkakaloob out of their poverty because they gave first their life to the Lord. Binigay nila una yung kanilang sarili. That is your battle. Kapag hindi mo maibigay yung sarili mo sa Panginoon, mas hindi mo maibigay kung ano meron ka. Kasi mas nakita mo na mas mahal mo yung sarili mo. So hindi mo maibigay kung ano yung para sa Panginoon. So Jesus observed, no? Yung pong nagkakaloob, and he observes the giver, and he observes yung nagbibigay at yung ibinagkaloob. Doon sa ating pasahe ay nakita po natin doon. Nakita niya yung mga mayaman ay nagbigay ng kanilang mga offering, at nakita rin niya yung widow na nagbigay ng kanyang offering. Yung mayayaman, nagbigay sila out of their surplus, no? At yung widow, nagbigay ng 2 copper coins, at yun ay all she had to live on. Then, the Lord Jesus evaluates our giving. He evaluates our giving. But the Lord exclaimed, "Truly, I say to you, this poor widow put in more than all of them." He was evaluating their gifts. Evaluate nila yung evaluate ng Panginoon ng gifts. So, at kung ipapahal mo nga yung pagsasama-samahin mo yung pinagkaroon ng iba, no, kung para dun sa widow, malaki yung value ng marami. Malit yung value sa widow, but proportionately, mas malaki yung proportion ng sa widow kumpara doon sa rich. So marami. Mas isya 100% yung proportion. Jesus not only know the portion, but also the proportion. While up all the gifts of the rich combined on one side, and hers on the other, her weight weighed more in God's sight. Nasa paningin ng Panginoon, mas matimbang yung pinagkaroon niya kesa doon sa karamihan. Sabagkat yung karamihan ay walang sacrifice na mangyayari. But siya ay kung tinan natin, may sacrifice na mangyayari. Nabanggit nung nakaraan, hindi ka raw nagkakaw till you hurt. Nabanggit ni Pastor Miller nung nakaraan, hindi ka nagkaloob until na hindi ka masaktan. Masalim pala, bagay, nagkaloob ka, tunay na buhay ka loob. So Jesus evaluates our giving. No? Jesus evaluates the cost of the gift, the cost of the gift to the giver. Ano ba yung cost ng gift doon sa giver? Doon sa 4, verse 4, ang sabi po doon, no, that they all gave out of their surplus, but she out of her poverty put in all that she had to live on. The gift of the rich didn't cost them anything. They didn't have to go without anything or adjust their lifestyle or give large amounts. Pagkataas nila nagkaloob, parehas pa rin yung lifestyle nila. Kung ano yung ginagawa nila, ganun pa rin. No? Dahil yung binigay nila
ay sobra lang or surplus lang nung meron sila. But this widow may have gone hungry that night because she gave all. Pinagtalib niya lahat. Mahari yung pag-uwi niya, wala siyang kapainin. Titisin niya. Even in few, sabi mo nga, kung binigay natin yung ating tithes, ay hindi pa tayo nagkaloob. Because this is for the Lord. At kapag binigay mo yung tithes mo, kung 10% siya, meron ka bang 90%? Amen. Gagamitin. But si Wesley, ay balintad. Na hindi yung pinagkakalab niya, 10 lang yung nalitira. Ba't nagkakas niya? May mga testimony tayong mga narito. Ganun lang, ganun lang masaw. Ba't pinagkakas siya ng Panginoon? Because they are faithful sa Panginoon. They are faithful in their giving sa Panginoon. They are faithful among circumstances ang kanilang napagdadaanan. So, kung daw tinanggal mo yung 10%, doon sa yung 100%, para ka nang daw nag-tip kapag ikaw ay kumain sa restaurant. Pwento nung isang kasama namin na napunta ng US. Matagal sila rin. Tapos, bumisita sa Dubai. Kumusta naman yung buhay sa US? Okay naman. Busy yung mga tao. Sabi nung isa, dito, magkakasama kayo sa bahay, nakikitaan kayo, may mga racial type pa. Isang sabi nga rin, kasama ang kapatid ko sa trabaho, ay nakakapag-basketball pa, nakakapag-fishing. Banda sabi niya, magkakasama kayo sa bahay, hindi kayo nagkakamitaan. Dahil iba-iba yung oras ng trabaho. At hindi lang isang trabaho, may isang marami pa. Maraming trabaho. At sabi niya, paki-disip-disip na lang ako ulit dyan. No? Kasi nga, dito raw, may nakakatawa pa siya doon ay hindi na. So, minsan nakwento niya, kapag daw sila ay kumain sa isang restaurant, at nagbigay ka ng maliit na tip doon sa mga server, ay sasabihan daw ka nila, na hindi ba kayo satisfied sa service na, no? Hello? Kaya ang ginagawa lang nila, nag-take out na lang, tagkakain na lang sa pan. So, kapag tayo ay nagbigay ng ating tithes, para lang daw ikaw ay nag-take doon sa pag ikaw ay kumain sa restaurant. Because you can still 90% na meron mo meron ka. Not guarantee kagaya itong nido. So, ay wala mong natira. So, ganyan yung pinaka-control. No? Kung magbibigay ka naman at masama yung loob mo, huwag ka nang magbigay. Because God love a cheerful giver. The Lord evaluates our giving not by how much we give, but by how much we have left after we give. So the more we make, the more percentage wise we owe to give. So, yung proportion, yung sa proportion daw. Kapag daw tayo ay, when we get, we make a living. But when we give, we make life. Amen. Then Jesus evaluates the motive of the giver. Hindi po nabanggit kung ano yung motive nitong widow doon sa kanyang pagkakaloob. Kung hindi tayo pwede mag-assume. But Jesus knows what is her motive sa kanyang pagkakaloob. The Lord knew the selfish motive of the righteous leaders who gave large amount of the temple, but they did it to be honored by man. No, sabi po dun sa Matthew 6,
1 to 4. Babasahin po natin yung Matthew 6, 1 to 4. Sabi po doon, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sounds no trumpet before you, as the hypocrites do it in the synagogue and in the street, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received the reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. But this widow, who didn't even know that he saw her, no, give her. So Jesus knows the motives kung bakit nagkaloob siya, and Jesus knows the motives kung bakit tayo nagkaloob. God isn't after our money. He's after our heart. He wants us to love Him first of all. He knows that our hearts are inseparably bound up with our money. At ang sabi ng ating Panginoon Kristo dun sa Matthew 6:21, where your treasure is, there will your heart be also. So your heart follows your treasure. So if you invest, no, treasures, dito, nasisira, then your heart is nandito. So, but kung mag-invest tayo sa mga bagay na panglangit, then our hearts is there we also. No. So since the Lord observes and evaluates our giving, no, we must give us unto Him. Kailangan magkaroon tayo as we are giving to the Lord. God loves a cheerful giver who gives out of love and gratitude to Him. We should give out. We should not give out of pressure. O yung napipilitan lang tayo para lang makita na tayo ay nagkaloob. But we should give when out of love, out of devotion sa Panginoon, even sa iba. No? So tayo ay tutulong, kung tayo ay magkaroon, no? Is out of love. Hindi yung nakaawa lang kasi ako. No? Napilitan lang, na-pressure lang. No? No? Is because we love them, because we love the Lord. Because we love yung ating mga tinutulungan, binibigyan. Kung kaya tayo ay nagkakaloob. Since the Lord observes and evaluates our giving, He must give us unto Him. So, dito sa ating pasay, no? The Lord is observing, no, yung mga nagkaroon, and He evaluates yung kanilang pinagkakaroon. Talaman yung motivo natin, God knows. Mari natin itago sa ating mga kasama. O mari yung motivo natin ay maganda sa paningin ng mga nakasakita sa atin. But sa paningin ng Diyos ay hindi maganda. So let's give out of love, out of devotion. Let's give, no, yung
motive natin ay hindi yung makamay tayo. Bagkos, mag-please natin yung Panginoon doon sa ating mga pagkakamot natin. Si Paul, sinabi niya sa 2 Corinthians 8 and 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich." Ganun yung nagkaroon yung ating Panginoon. Out of his rich, you know, upang tayong mga poor ay maging rich dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay siya yung ultimate example natin sa pagkakaroon. He gave his only begotten son. Yun yung malaking example ko. Kailangan mag-cross, no? There's a cross, no? Doon sa pagkakaloob niya. Kung ikaw, hiningin sa iyong anak mo para yung pagkaloob mo, ay bindigay mo kaya? Marahil ay hindi, no? Kaya maglaban ka pa ng bata yan. But God, he gave his only begotten. Siya yung ultimate example natin doon sa pagkakaloob. At hindi natin isipin, no? Hindi sa pamamagitan ng ating pagkakaloob o yung laki ng ating pagkakaloob ay ma-earn natin yung ating salvation. It's only because of what Jesus Christ has done and because of the grace of God. So that kung kaya tayo ay nagkaramdamo ng kaligtasan. So sa tuwing tayo ay magkakaloob, so always remember that God is watching us. Amen. God is watching us. Amen. Evaluates our giving. He evaluates the giver. He evaluates the cost to the giver. No? And if we give out of love, we give out of devotion, finally, out of worship. No? At huwag natin isipin na maliit lang. No, walang magagawa itong ating dipunin kalog. Sa mata ng Diyos, maliit man o malaki. Ang pinagkaroon mo kapag ito ay pinagkaroon mo na out of love, out of devotion, out of worship in the sight of God, maliit niyong value ng pinagkaroon. So, praise God sa kanyang reminder, sa kanyang mga salita. No? Huwag natin gayahin ito mga Pharisees na sinasabi niya rito. He contrasts this rich man to this widow, no? That sila ay nagkaroon out of their surplus, but this widow hindi 100%. Always God is expecting yung 100% sa akin. Our talent, our treasure, our time. No, hindi lang yung surplus na time. Yung pagkakaroon natin pag wala akong overtime ang atin ako. So God is always expecting 100% sa atin. But first, sabi nga dun sa ating scripture reading, first we need to give ourselves to the Lord. At paano natin nabibigay yung ating sarili sa mga na nandun lagi yung invitation ng Panginoon. So, come, sabi niya kayong mga napapagal at nabibigat na, and I will give you rest. Tayo ay lumapit sa Panginoon.
sa diwa ng pagsisisi at sa pananampalataya ay tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sabi ng Panginoon, lahat ng lumalapit sa akin ay binigay ko itatagot. So, ito po yung panahon, yung time so that we can surrender our soul to the Lord. At yung pong lahat ng sa atin ay mong pangbago. Tayo po ay tayo. Jesus Christ, yung upang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang kami mamatay sa aming mga kasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Lord, binigay mo po yung best para sa amin, and you are expecting, O God, ay bigay po namin yung best po namin, yung buhay namin ay pinagtagaw niya. Yes. Lord, hindi po ina-expect yung part lamang na aming pagtalog sa iyo. But you are expecting the whole of God. 100% of God. Lord, thank you, Lord, for reminding us, Panginoon, sa iyo mga salita po, God. And thank you, Lord, for the reminder na you are always watching us, Lord. You are observing, evaluating, Lord, O Lord. Kung paano po kami magkaroon, ikaw pong nakakalaman ng anong motibo ng ilong mga. Lord, talagin namin, O Diyos, na sa aking pagkakaroon, O Lord, tayo mag-distrakunan, because we are doing this. Dun sa maraming more mga Panginoon na nais mo po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. We pray, O God, na patuloy ng patuloy ng mga Spirit ay pagpagbilay-ilayan namin, O Diyos, ng mga salita mo. At patuloy, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay mabigay, pagbigay kami ng kaliburan ng Diyos sa iyo in the areas ng pagkakalog. Lord, ikaw ang unang nagkalog sa amin. Ikaw, Panginoon, ang unang lumilig sa amin. And in response to God, ay ibigay ka namin at magkalog kami, Lord, out of worship, out of devotion. So, Panginoon, O kahit Panginoon, may hindi mo pinipin na ng Diyos yung value, bagkos yung way to God, yung buhay na may kabagot na yung nagkakaroon. Natanayas mo, Diyos, ay una sa lahat ng grabe na kulog namin ay mabuhay sa iyo. Lord, salamat Panginoon na laging bukas ng iyong pahay, ng iyong tanggapin. Upang tanggapin yung sino man ang sisisi at mga palataya at nagabihin ang aking Panginoon sa Pusto bilang Panginoon sa Balitas. And from then, ay patuloy ng Panginoon kami ay iyong mabagod ang glory of glory sa mga buhay na witness ng heart sa mga tao na sa Balitas. Lord, po rin maraming salamat sa iyong nakilang pag-ibig at pinagkalog mo ang mga aking Panginoon sa Pusto upang kami ay magkaroon ng buhay. Dalahan ka po, Diyos, sa mga palib namin, nakasama namin sa mga oras na ito, na mahusap ang iyong mga Espiritu through thy word, Panginoon, at pag-usin-usin ng Panginoon,
Sige pang yung mga narito pang hindi pa naibigay ko ng sarili sa iyo ay tumapit sa iyo, Diyos. Ang sisi, bigayin ko ng sarili ng Diyos at pangilang ito ng pagkatay ng pagkapin ayon po yung Kristo bilang Panginoon at Pagkutas. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Sa buhay ay pinagkalog mo sa bawat isa at sa iyong mga Lord, we praise you. Thank you, God. Fly for the land sa pangalan ng Jesus. Amen. At sa benediction book, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before time, and now and forever. Amen. Amen.